Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado po sa cryptocurrencies. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong breaking news. Kakalabas lang po na balita and mainit-init pa ito. Sabi rito, Philippine SEC or Security Exchange Commission issues advisory against Binance for unauthorized operation. So guys, ayun nga, merong warning si Binance. Parang dati meron na. Pero sabi rito kasi mas specific daw and mas in-identify na Binance mismo ang may warning dito sa Pilipinas. So ito ay abiso or paalala sa mga Filipino no, na nandito sa Pilipinas na huwag gagamit ng Binance sa pag-trade, sa pag-buy and sell ng cryptocurrency. So alam naman natin ng SEC guys, I know some of you ay familiar na kay SEC. Okay? And iba-iba ang komento, iba-iba ang sentimento sa balitang ito. Actually, mas marami ang hindi parang sangayon sa nangyari kasi parang dati pa naman daw ito si SEC, no? Minamata itong si Binance tapos parang ginagaya lang daw ang US kasi sa US guys, si Binance is nagkaroon ng penalty worth $4 billion, no? So, may mga nalabag din silang kaso doon. Tapos may mga kaso sila doon tapos yung CEO is bumaba, nag-resign tapos makukulong kasi nakasuhan din. So ganun po ang nangyari na para at least updated po kayo dito kay Binance. And ngayon, nga, may action ginawa si SEC. So guys, maraming mga parang hindi payag pero sa totoo lang guys, wala naman talaga tayong magagawa. Kasi si SEC, si Binance is wala talagang lisensya. No, sa Pilipinas. Ayaw natin sa hindi, ganun talaga mangyayari at mangyayari ito kasi si Binance wala pong lisensya dito sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang kasi ayun nga, sa mga walang idea si Binance kasi yung CEO, no, si dati pa tapos yung Binance team, pabalik-balik yan sa Pilipinas actually. And marami na rin silang ginawa na tulong dito sa Pilipinas, especially no, pagdating sa Web3, no, blockchain. So marami na natulong yan si Binance dito sa Pilipinas. And maraming mga private companies and marami na rin ang mga grupo, no, or tawag dito na nag-accommodate tapos pinu-welcome si Binance dito sa Pilipinas. Marami nang ganon. Yun lang talaga is hindi makakuha ng lisensya si Binance. Pero ang maganda naman kasi intention talaga ni Binance, matagal na siyang kumukuha ng lisensya dito sa Pilipinas. Pabalik-balik na yan sila but ang problem is hindi nga mabigyan ng lisensya si Binance sa Pilipinas. I don't know guys kung bakit. Kasi meron naman na tayong mga crypto exchanges, no, na tawag dito, approved ng BSP like Coins.ph, Gcash. So parang meron naman daw, local daw gamitin natin. Kaya parang hindi nila welcome si Binance. So parang ganun guys, no, but actually, we don't know talaga kung ano nangyari. Yun lang naman is mga balita, no? And ayun nga, since meron siyang advisory, nakalagay kasi dito, ay may dagdag to eh, nakalagay dyan, this move comes just after the SEC recently said it will start naming unlicensed exchanges in its advisories going forward as well as working with the National Telecommunication NTC to block access to the exchanges websites. So ito guys, no, ito yung next step nila. Iba-block daw si Binance dito sa Pilipinas. So yan ang kanilang next step. So pag nangyari yun, of course, no, if you are using Binance, especially as yung mga naka-website, if you are nagla-login kay Binance using website, pag binlock nila yun, syempre hindi mo na ma-access si Binance eh. So hindi ka na makakapag-login. I just don't know kung it applies also sa mga application, no, like yung mga nag-download ng application using mobile phone kay Google Play Store. Kasi hindi naman kailangan ng website noon, no? Nasa Google Play Store yun. I don't know kung paano nila i-work out yun. Siguro ay they have to talk with Google Play Store also na tanggalin si Binance. So parang ganoon ang mangyayari guys. Siguro, no, if tuloy-tuloy itong ginagawa nila. So bottom line is nanganib na hindi natin magamit si Binance dito sa Pilipinas. Dito lang naman sa Pilipinas kasi si Binance sa ibang bansa ay may mga lisensya naman yan. So approve yan ng ibang bansa. Kaya still, yung mga gustong i-open yung Binance, yun lang, you have to go to other countries or you have to use VPN. So yun yung mga advice nila. But anyway, hindi pa naman nangyari kasi nabalitaan ko naman na may ginagawa daw na step naman si Binance para ma-resolve itong ganitong issue. But
But for now guys, no, of course, no, nakakaba to. Especially dun sa mga may malalaking fund kay Binance. Listed sa may milyong kay Binance. Eh talaga nakakabaya. Kaya yung paaralan natin, no, sa mga unang videos natin, dapat talaga huwag maglalabas ng malaking halaga. Especially sa mga ganitong klaseng crypto exchange na wala naman talagang lisensya. Alright, so wala pa guys. No? Yun ang update ngayon, wala pa. Hindi pa naman na-actionan. Nagagamit pa, na-open pa si Binance dito sa Pilipinas. We just don't know kung anong mangyayari next time. Kaya siguro update na lang po tayo. If you ask me if I'm still using my Binance, I don't know guys, no? Pero since na-open pa naman siya, is nagagamit pa siya kahit papano. Pero, ayun nga, ang maganda lang is wala tayong malaking fund, no? So, if you want to buy, hold cryptocurrencies, mas okay siguro na use mga decentralized wallet na lang siguro. If you want to buy crypto, mas okay yung kasi at least kahit it's impossible na ma-ban yung mga decentralized crypto wallet. Kasi, ay nga, so you can open it, it's your own wallet, no, your control, kasi decentralized yan. Sa mga centralized kasi, like, dito kay Binance, anything can happen, crypto is crypto pa rin talaga. Alright, so, para lang naman to guys, no, hopefully ay may mangyaring maganda, no, kasi still don't know guys, so, ano po ang next step na gagawin ni SEC at ni Binance para dito. So mag-update na lang po tayo uli. Alright, but if you have your ideas, no, you can comment naman sa comment section. Yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.